not a budget, but if we have the right to know. Because in a democracy, the principles of transparency and accountability are bedrock principles of democracy. Transparency, if we mean transparency, open, honest. Pero si Lisa, I'm sorry, hindi siya open, hindi siya honest. She's just plainly tactless. She has the habit of incriminating herself and others. I'll come back to that later. And when you say accountability, tinig mo mga terms na ako'y example sa inyo. When it comes to transparency, si Lisa Marcos. When it comes to accountability, si Candy. Okay. Nga naman yung matanda ang accountability and transparency are bedrock principles of democracy. Because in a democratic state, like ours, halos isolender na nato atong tanang katungod sa gobyerno, kabayo sa duwang utang. First, we should be consulted who should govern us. Second, ang gobyerno will work for the well-being of every Filipino. Diba? Now, kung ang gobyerno dili na para sa well-being of every Filipino, then we have the right to demand the clarion call na giingon ni Mayor Basti kanina. Resign Marcos of Marcos. Resign. Diba? Ang example na ito ni Sreger na ito katunod sa gobyerno, halos tanan. For the Tagalog, sa title na naman, ngayon si Mayor Basti. Anyway, by paying taxes, that's a very onerous burden and a clear manifestation of the surrender of our rights. Diba? Taas ang presyo sa paraliton. Nagdugang ang buwis. Diba? Tapos, mauni ang klase sa gobyerno na akong madawat higan kanila. Usa-usa muna ito, transparency in terms of people's initiative, private initiative. Okay. Ako nagtuo ko ang proponent, I believe, that the real proponent for this private initiative is none other than Lisa Agneta Marcos. Why lahat? Si Tambi na sunod-sunod lang na. Okay? I have worked with Lisa for 6 years. Of course, the Attorney Vic Rodriguez mas tagal pa siya experience with them. Pero ako, I work with them. Okay ba yan? Isang piso. Itabangan ako sila because I have been an advocate for clean and honest elections way back in 2010. I've been fighting Smartmatic for 14 years. You may not know that. Until natanggal si Smartmatic na disqualify. Finally, may daugli ako ng katawang Pilipino ko. At anyway, hanggang 6 years, magka-uban ni, yung tamang ko nila, why condition? Why bayan? Every month or so, we go to their house and we have dinner private. So, kanang walo rami ako, ang duwa ka mag-asawa, I mean si Bongbong Marcos o si Lisa Marcos, plus unong may mga technical people. Out of that 8, duha rami magsigarilyo. Si Lisa Raul ako. So, every time she feels the urge to smoke, she would pat me back and, tara na, punta na tayo sa garden. So don't we talk a lot. So, I know her and how her mind works. So, one time, after Bongbong Marcos filed his certificate of candidacy, she called me to the office dito sa Ore. Tingon siya na ako. Pwede ba mga tukas sa headquarters? Bisag, twice a week lang. And he said, no problem, I'll be there. I've been supporting you for the last 6 years. He said, magkano yung babayad ko sa'yo? I don't know. You don't have to pay me. I've been helping you for 6 years. You didn't pay me a single peso. Why should I collect from you now? He said, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kita ng commissioner ng COMELEC para malinis yung election system. Tapos gagawin kita ng chairman. So tapos na yung agreement namin. I held to my end of the bargain. But sometime in March 2022, kasagsagan ng kampanya ito, I had a meeting with Lisa Marcos na kaming dalawa lang. So when I was told, itong dalawa, si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara o si DICT Secretary Ivan Uy, nauna pa sila, makimaritis pala. So nauna pa silang dumaan sa ako. Last akong pumasok. Naubo si Hubert there, si Iwan here, si Lisa was here, on the opposite side of the conference table.
si Lisa, si Hubert, si Ivan, si Hubert, then ako rito. Hindi niya ako nakita agad. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners at Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Tapos nung nakita niya, but not you, because they hate you so much. Alam ko na, ibibenta ako ng babaeng ito. So true enough, di na siya magkubag sa akong mga text. Kitsa, puwera na ko niya. So, I know that there was something wrong in that election. But I would should be very clear. Lisa doesn't like Inday Sara. So I suppose, what's a labor at the agreement with Smartmatic? Why would you need two technical guys? Because i-explain siya on saon pagdika sa eleksyon. But again, I will be very clear, why labor si Inday Sara dito? Hindi siya gusto ng Inday Sara. Bisang gato mga tao na nakadito sa ilang headquarters, they also live at night and probably did not support Inday Sara. But I believe Inday Sara won by her own right. Ningkaon siya sa iyahan 32 million. Pero, si Bongbong Marcos, I doubt it na ningabot siya 31 million, close to 32 million. Kaya ang tanaw, lipon ang kontra ni Bongbong Marcos, incumbent vice president yun. Mas maraming boto makuha nun. So most likely, mas mababa ang boto ni Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. That is something they cannot afford. Kasi the people will look up to Inday Sara as the true leader, not the weakling Marcos. Hindi ang weakling Marcos. And Lisa knows that very well. Ngayon ba na weakling? Sabi niya, may isa pa rin sabi, I think si Spokes Harry Robin, sabi niya, lazy. Sino ba ito nagsabi, lazy? Lazy, weakling. She knows that and she cannot afford na matantang ang iyang pana because of that. So I think ang kausap nila sa Smartmatic is iangat ang boto ni Bongbong para maluol kang Sara Duterte. So that's why taas ang boto si Inday Sara by about 200,000 votes, right? Pero iangat ang iyang boto. Plus of course, ipanalo ang iyong anak dito sa Ilocos Norte First District. But I believe, i-promise na ni Lisa Marcos sa iyong anak, I will make you president one day. The problem is, the son is still young. So kinahanglan niya another one to hold the fort. So given the present constitution, 6 years si Bongit, as she finally calls him, so kinahanglan niya usang ang musingit para mag-qualify niyang anak by the third term. So all in all, Lisa Marcos will have 18 years of power. So iyang bana for 6 years, si Tambi ang iyang isingit. Pagkatapos ni Tambi, qualified niya ang anak to run for president. That's the agreement I believe with Smartmatic. Ang ipangayon ni Smartmatic is my head.